Kumusta mga kapisngi? Magandang gabi sa inyo lahat. OFW ka ba katulad ko? Pabalik ka ba ng UAE? Or nagbabala kang bumalik? Kung isa ka sa mga nabanggit ko, para sa iyo itong video na to, panuurin mo at tapusin mo dahil alam ko magbe-benefit ka para dito. Magandang aware ka bago ka bumalik ng UAE. So mga kapisngi, bago ko simulan itong video na ito, huwag nyo naman kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa channel ko. At huwag nyo na rin kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So kapisngi, ano ba yung mga bagong rules o patakaran na ginawa uli ng UAE? Kasi kung matatandaan nyo, may mga previous vlog ako nung around March or April, yung sa panahon ng pandemya, kung ano yung mga patakaran, bawal at mga dapat gawin. Kung matatandaan nyo mga kapisngi, Dubai lang yun nang maaga nag-open para sa mga tourist visa. Then, yung other mga, yung mga natirang mga Emirates natin, gaya ng isa na dyan yung Abu Dhabi, is hindi pa talaga sila tumanggap ng mga tourist. Dubai lang talaga ang bukod tangi nag-open. So, ngayon, pwede na pong pumasok, starting September 24, Thursday, pwede na pong pumasok ang mga tourist sa visa sa lahat po ng mga Emirates sa UAE. According po yan sa Federal Immigration. Okay? At mga kapisngi, inintroduce na rin ng UAE ang saliva test across the country ng buong UAE. Kasi dati po kasi ang available lang dyan is yung PCR and DPI test. Yan po yung na mga nauna nating test pag ng COVID. So ngayon po meron na po silang saliva test, which is one of these days ilalunch na po nila yan. At syempre mga kapisngi, hindi pa rin nawawala yung 14 days quarantine. So upon arrival, okay, na dumating na kayo ng UAE, nakalusot na po kayo sa airport, nakauwi na po kayo ng bahay or sa accommodation ninyo, obligado pa rin po kayo mag 14 days quarantine. Hindi pa rin po tinanggal yon mga kapisngi. Share ko din sa inyo mga kapisngi, kasi yung kasamahan ko kababalik lang po ng Abu Dhabi. Bumalik po siya. So, dito po sa airport natin, sa Ninoy Aquino International Airport, dito sa Pasay, hinanapan pa po sila ng COVID test. Na I'm not sure kung 72 or 96 hours yung scope ng result. Hindi ko lang po sure kung 72 or 96. So, mas maganda kung ispasok nyo na lang sa 72 hours yung result within the resort para sigurado tayo. Yun, sinyer ko lang sa inyo kasi nito lang, 3 days ago, itong week na to, dumating po sila ron, hinanapan pa rin po sila ng COVID test result. Dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. Para naman po sa info na lang din, no, sa total cases, dyan po sa UAE, meron po tayong 89,540 cases as of now. 89,540 cases. Meron din po tayong total recoveries na 78,819 recoveries. Wala po mga kapisngi. So, ang total deaths naman po natin is 409. Mas marami po ang mga nakaka-recover. So, good news po yan para sa atin mga OFW na nagtatrabaho sa UAE. Kaya para po sa lahat ng mga OFW na talagang lumalaban at pilit pa rin gustong bumalik sa kanya-kanyang bansang kanilang pinagtatrabahoan, saludo po ako sa inyong lahat. Saludo po ang inyong kapisngi. Lagi po kayong mag-iingat. Alam ko ang ginagawa niyong lahat ng yan. Sumusugal kayo para sa pamilya niyo, para sa mga taong umaasa sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Gusto ko rin pong samantalin itong pagkakataon na ito para i-shout out si Jamaica Tabio. Pinapa-shout out po kayo at pinapakamusta ng ating kaibigan dyan sa 168 Mall. Kaya lagi pong pinaalala ng inyong kapisngi na tayo ay laging stay safe, God bless, and peace. Pero bago po tapusin ang video na ito, hayaan nyo po munang alayan ko ng isang munting clip video ang mga OFW yung sinusugal ang buhay nila at talaga namang binibigay ang lahat para sa kanilang pamilya kahit alam nilang ang hirap na sitwasyon sa ibang bansa. Mabuhay kayong lahat, mga ka-OFW.